sama Destin ngayon na pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba mag-umpisa ng bigasan at kung ano ang dapat gawin bago magbukas ng tindahan. So, pag-uusapan natin muna kung paano magbubukas ng tindahan. So, kailangan natin makakuha ng mga permit katulad ng DTI permit, barangay business permit at saka sa City Hall, yung business permit. So, muna yung kukuha ng DTI. Kukuha kayo ng DTI, pwedeng kumuha ng DTI online, i-apply nyo lang siya online sa DTI website. So, i-search nyo lang yung DTI website. Ilalagay ko dun sa baba yung website ng DTI na pwede rin kayo magbayad online. Tapos, susunod yung barangay business permit. Pupunta lang kayo kung saan nakapwesto yung tatay yung tindahan, bigasan. Hindi kayo ng barangay business permit. So, ang binayaran namin doon is 500 pesos. Then, plus plaka. May plaka kasi yun, then sticker. So, in total, 750 ang binayaran namin. Then, yung tag ito, sa City Hall, yung business permit. Yung mga requirements ay ipopost ko dito. Ito siya. Mga requirements. So, pag-uusapan natin kung paano nga ba makukuha ng magandang mga bigas. Bukod kasi sa mga bigas, pare-pares naman yan. Magkakaiba nga lang ang presyo. Mas maganda kung kukuha kayo ng bigas sa rice mill. Kasi mas mura siya pagkatapos kung hindi volume ang kukunin ninyo, mas maganda siya sa pick-up kasi hindi kayo gagastos ng delivery charge. So, mas maganda. Pwede kayo makakuha sa Nueva Ecija. Nueva Ecija rice mill or sa Mindoro. Nandiyan yung mga rice mill na ang kanilang mga warehouse. Yung iba naman ang ginagawa, didirekta ka sa warehouse. Medyo may patong na yan. Mapapamahal ka ng konti. Tapos pag i-deliver pa sa'yo, minsan nag-charge sila ng per sack or per truck. Depende nga rin sa volume nyo. Magkano nga ba ang puhunan sa bigas? Depende sa'yo kung gaano ang kaya mo. Pero mga 50,000 pwede na. Pwede na siyang puhunan sa bigas. So, mamumuhay lang pa rin kasi kayo sa paggamit ng dito yung mga lagay ng bigas. So, bumili kami ng paleta. Mga paleta, patungan ng bigas para safe. Para hindi siya langgamin. So, ano pa nga ba yung mga nilagay namin dito sa tindahan? Yung lagayan mismo ng bigas, yung dispenser. So, gumawa kami ng glass dispenser para medyo presentable. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture. Yan ang ginawa namin dispenser. So, ganyan yung napili namin dispenser para presentable siya sa mga tao tuwing dumadaan dyan sa tapat ng tindahan. Hindi napapatingin sila. So, maganda yung presentable. Siyempre, malinis tingnan. Hindi siya yung normally na nakikita natin sa palengke na nakalagay siya sa parang kahit ang sinasalok. Yan, yun yung dispense lang. Then, diretso timbang na. So, medyo madali siya kahit babae ang nagtitinda o nagbabantay. Madali siyang makapag-dispense ng bigas. So, easy to use. Yun. So, yung dispenser na yan, gumagawa rin kami ng dispenser. So, kung gusto nyo magpagawa, mag-comment lang kayo sa baba. Then, ilalagay ko rin yung contact number namin dito sa baba ng video para mapag-usapan natin kung paano ang dispenser ninyo. So, kung gusto nyo rin maging
maging maging retail o supply namin kayo ng bigas, mag-comment lang po kayo sa baba at pag-usapan natin kung paano mas magandang gawin para sa pagbubukas niya ng bigasan. So maraming salamat sa inyo guys, sana nakatulong tong video na to. So hit and like and subscribe to my channel and comment lang kayo sa baba. Okay, maraming salamat, ciao! Oi 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 oi.